Yan. May ilaw yun, oh. Tapos nagkocontact yung ano niya. Yan, oh. Nagkocontact yung dalawa kapag may supply ng positive tsaka negative. Okay, ano, magkocontact yan. Okay, mga paps, so ngayon maglalagay tayo ng horn relay dito sa snail horn ito. Ayan, kasi ang problema pag hindi nilagyan ng relay itong mga to, hindi mo makuha yung tamang tunog niya, yung supply niya, parang bitin siya. Ayan, ganyan lang yung tunog. Kailangan yan ng relay ito, horn relay ito, yung normally open na relay. Ayan, so sa pagwawiring ng relay, yan, meron tayong 87 dito, 86, 85, tsaka 30. So, 30, 85, 86, 87. Itong 30, ito yung papunta sa fuse. Ito, fuse. Either ito, tsaka 85 ang pagsamahin. Tapos, itong 86 sa switch. Itong trigger ng switch ito. Ito, positive trigger itong kanyang horn. Positive trigger yung switch niya, ito yon. Kasi itong green, ito yung ground. Tapos itong 87, ito yung ipapalit natin dito sa trigger. So parang ganito, tatanggalin natin to. Yun lang. Dalawa dyan. Ito yung 87. Ito, 87. Yan o. Yan, papunta yan sa load. Ito. Kaya lang medyo maiksi itong ano niya, wire. Sundan na natin kasi medyo sagad na yung ano niya, yung wiring niya. Yan, 87. Lagyan na lang ng tape mamaya. Tapos itong galing sa switch, ito. Lalagyan natin sa 86. Dito, 86. Ayusin lang natin. Tapos ito, since positive ito, itong 85 tsaka 86 kasi, kailangan masupply ito ng either positive or negative para magkaroon siya ng contact, matatransfer ngayon yung power doon. So itong 85, ilalagay na lang natin dito sa ground. Ayan, dito. Dito siya. Mamaya. Tapos ito, papunta doon sa fuse. Kulay black. Yeah. Yun lang. Talagang naigpit amonsin ha. Yung long list lang natin. So, review lang natin. I-review lang natin mga paps yung connection na ginawa natin. So, itong 87, papunta siya sa load. Ito. Itong load na to, positive to ha. Positive side. Itong negative, huwag yun ang galawin yan. Diyan na yan. Itong kulay green. So, pare-pares lang ito sa mga TMX, SYM. Pare-pares lang yan. Green kasi yung ground nila. Ayan. Tapos, yung 85, papunta sa ground. Direkta nyo na sa ground. Ito. Papunta sa ground. Itong 85. Tapos, yung 86, papunta doon sa switch. Ito yung trigger galing sa switch. Paano nyo malalaman yan? Na yan yung switch. Gamitan nyo lang ng test light. Maglagay kayo ng body ground dito. Yan, body ground. Tapos, iilaw yan kapag pinindot doon. Iilaw yan. Pero naka-connect, disconnect dapat ito. Yan, lagay mo lang dyan, Jake. Yan o. Yan o, may ilaw. Tumutunog na siya ngayon. So, ito yun. Ito yung trigger ng switch ito. Kaya nilagay natin siya sa 86. Ito. Tapos itong 30, kukuha kayo ng supply galing sa ignition switch. Dito na ako kumuha sa brake light switch kasi ito yung ano, direct source.
kapag naka-EG on. Pero kapag naka-off, wala yan, walang supply. Wala. Kailangan naka-on dito yung susi. Yeah, so yan. Ganun lang kasimple. Mabilis lang. So 30 para sa source ng positive. Itong 85 tsaka 86, dapat masupply mo to ng positive tsaka negative. Kahit magkabaliktad, okay lang. 85, ang nilagay ko dito is ground, negative. Itong 86 is positive galing sa switch. Tapos 87, supply. Ganun lang. Tapos, isisilyo na natin yan ng electrical tape, yung connection. Kasi ano ba gagawin natin eh? Mabiguyod. Pagpalitin natin paps kasi mixy yung wire niya doon. Okay lang yan, wala namang polarity ito eh. Pinagpalit ko lang. Nakarelax yung wire. Kabel to relay mo na. Mano kayo magpipiro. Ito yan. Yan, tuntang. Ang atang masagid ti ko ha. Kwam, kaham. Sampai. Pit-pit ka na. Yan. May ilaw yun o. Tapos nagkocontact yung ano niya o. Yan o. Nagkocontact yung dalawa kapag may supply ng positive tsaka negative. Okay, ano, magkocontact yan. Okay na. Thank you sa panonood. At huwag niyong kalimutan suporta ng aking channel. Pag di pa kayo nakasubscribe, click niyo yung subscribe button dito sa kaliwa para matuto kayo sa mga dito sa baba dito. Yan. Pati yung notification bell para matuto kayo mag-wirings, mag-ayos ng motor, mag-ayos ng kung ano-ano. Yan. Yun lang. Take care and God bless.